ang ating pag-uusapan sa gabi ito ay tungkol po sa pagiging magkaibigan. How do we treasure friendship? Sa akin po, kayo po ay aking mga kaibigan. And no doubt na hindi ko po kayo pag-isipan ng kung anong masama. Dahil nakatatak na po yan sa puso ko na kayo ay aking kaibigan. Kayo po ang binigay ng Lord sa akin bilang mga katuwang. Hindi lang kaibigan ko, din kapatid ko sa Panginoon upang itagulid ang ministry nito. So, para po sa akin, ang pagmamahal ay equal. No? Walang halong anumang politika kung hindi ito tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Sana po, ganun din po ang tingin nyo sa akin, kaibigan. No? And maraming salamat sa talagang tumuturing na kaibigan. When they are down, they SMS me and even went to my place and kinukwento nila ang kanilang buhay. And we pray together at nakita ko naman how they survive. At nakita ko paano sila nagpatuloy sa Panginoon. Paano po sila naging malakas palalo no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. No? Makikita nyo, alam ko ang buhay ng bawat isa, but yet, ako lang ang nakakalam at ang Panginoon. Amen? Kasi yung friendship na meaning sa akin ay yung po, I can be trusted by you. Once na sinabi mo yung salita sa akin, sinisigurado ko sa iyo. Nakazip po yung zipper ng aking pipigit, ako lang po na Diyos ang nakakalam. So friendship, ano pa sinasabi ni Genius Solomon patungkol dito? Ang sabi po dyan sa ating text, kinuha ko po yung first text natin sa Proverbs 18:24. Sabi po dyan, some friends don't help, but a true friend is closer than your own family. Totoo to, especially pag ang family mo ay malayo, no? Nasa bansang Pilipinas, ang iyong pong kaagabay ay ang tinuturing mong kaibigan na nandito. Sometimes, naipo-pour out mo yung sarili mo sa kanya, ay kukwento mo yung problema, at ito yung masasabi nating tumutulong sa'yo, no? O nagbabackup sa'yo in times of troubles ng iyong buhay. At ang sabi po ni Solomon, naranasan niya rin po, maraming kaibigan. Sabi niya, ngunit yung totoong kaibigan ay higit pa sa pamilya. Amen? So, i-treasure po natin ang ating mga kaibigan. I-treasure po natin yung mga nagmamahal sa atin. I-treasure po natin yung mga nananalangin para sa atin. Sila po yung tunay at pagdating ng mga pagsubok ng buhay, sinusigurado po sa inyo. Pag lumapit po kayo sa kanila, hindi po kayo i-doubt, kundi ipagpipray kayo. Especially dito sa loob na ito, no, meron tayong mga nakakilala na sa Panginoon, sila po yung lapitan natin upang maihayag po, maisabi ang ating pong nasa loob minsan na hindi po natin maisabi sa iba. Pangalawa pong text na kinuha natin ay sa Proverbs 24. Sinasabi po niya dyan, giving an honest answer is a sign of true friendship. Para po sa kanya, ang meaning ng friendship ay katotohanan lamang. Pag tinanong kita yes or no, kailangan sagot mo sa akin, yes at saka no. Hindi ka pwedeng sumagot ng maybe kasi inilalagay mo siya sa alanganin. Hallelujah! No? Kung may nakikita kang kumakain siya, no? may kanin dito na apat, no? At nakatingin sa'yo, tapos marami siyang hindi kakilala to na kumakain, no? Eh sabihin mo naman, pare, may apat ka na kanin dito. Sabihin mo yung totoo na may kanin siya rito, no? Huwag mo nang paghayaan mo pa yung mga katabi na tawanan pa siya bago mo, no? Be kind. At pag kung nagtanong siya, a simple yes or no, o kaya yung tamang kasagutan dun sa tanong niya, yun yung ibigay natin sa kanila. Para kay Solomon, ang ganyang mga kaibigan ay true friend ang tawag niya dyan. Sabi niya pa sa Proverbs 27, sabi niya dyan, the sweet smell of incense. Tingnan mo po yung comparison niya. Ang incense niya, maaring frankincense, maaring myrrh, no? Maaring yung mga cedar wood na very expensive na ginagawa po nilang perfume, yung inalay kay Jesus, di ba? Myrrh. Sabi na dyan, a sweet smell of incense can make you feel good, but true friendship is better still. Hallelujah, mamahalin man ang nakapagbigay ng magandang aroma sa iyo, sabi niya, okay yun mga mamahalin, but kung meron pong tunay kang kaibigan, best pa rin po yun. Galing, no? Ang value ng bagay
Sabi niya, ay higit pa yung meron kang tunay na kaibigan. Hallelujah. Ang ganda po ng kanyang karanasan at kaalaman na sinasabi sa atin na kung meron kang kaibigan, pag-aingatan at mahalin. Amen po ba ron? Amen. Nagsisimula pa lang po tayo. Ang author po ng Proverbs ay si King Solomon, no? Siya po yung writer doon. At sabi dyan, humbly acknowledge his inability to rule well and unselfishly ask God for the wisdom he would need to rule God's people justly. Ito na yung taong nagpakumbabasa doon. Ang kagandahan ng alam ni Solomon, he cannot rule like his father did, no? What his father did sa bansang Israel. So humingi siya ng wisdom of all na pwedeng itanong sa Panginoon o hilingin. Wisdom ang kanyang hiniling para marunong na ang justice ang kanyang pong bansa. Kaya sabi niya po dyan sa Ecclesiastes, not only was the teacher wise, but also he imparted knowledge to the people. So binigyan siya, kinaluban siya ng Panginoon ng katalinuhan upang mailakad niya ang bansang Israel at ang mga tao dito sa kabutihan patungo sa ating Panginoon. Ang date po ng writing ni Solomon ay 900 BC. At sabi dyan, during his reign as king, the nation of Israel reached its pinnacle or pinakatap ng kanilang spiritual na buhay, political, cultural, and economical. Nung siya po yung nag-rule ng bansa, nag-boom ang bansa. Sikat na kasakyat sa karating pook nila, ang bansa nila. At nung nag-reign po siya, this is the reign of peace. Kapayapaan po nung siya po nag-reign. Wala pong gera dyan sa pag-rule ni Solomon. Sabi pa po dyan, as Israel's reputation soared, so did King Solomon. Foreign dignitaries from the far reaches of the known world traveled great distances to hear the wise king ang kanya pong pananalita. Grabe ano, mag-offer sila ng gold para lang marinig yung wisdom ni Solomon. Ganun po siya katalino. At siya po yung kinuha nating author para patunayan sa atin kung gano'ng kahalaga ang friendship. Siguro naman, siya na po yung best na pagkuha na ng source about friendship na tinatawag. Ang purpose po ng writing niya, knowledge nothing more than accumulation of raw facts, but wisdom is the ability to see people, events, situation as God sees them. So, patunay po na kailangan meron pong kaalaman ang isang tao which is hiningi niya sa Panginoon upang mag-guide po yung tao. Ito naman ang kagandahan eh, no? Kasi minsan ang paghingi ng kaalaman upang self-satisfaction o kaya self-progression, not giving glory to God, pero siya kakaiba. Humingi siya ng wisdom upang mabigyan glory ang ating Panginoon. Sabi dyan, in the book of Proverbs, Solomon reveals the mind of God in matters high, lofty, in a common, ordinary, everyday situation too. It appears that no topic escaped kay King Solomon. Siya rin yung nagsabi na kung mayaman ka, marami kang kaibigan. Ngunit pag mahirap ka, wala kang kaibigan. Alam niya siguro, napuntahan niya rin yung kanyang sarili. Sikat na sikat, marami siyang kaibigan, no? Pag mahirap sa kanyang bansa, makikita natin, just an ordinary man, wala mong matatawag na maraming kaibigan. Matters pertaining to personal conduct, friendship, sexual relation, business, wealth, charity, ambition, discipline, debt, child rearing, character, alcohol, politics, revenge, godliness are among the many topics covered this rich collection of wise sayings dito po sa Proverbs. So lahat halos ay na-topic ni Solomon diyan po sa Proverbs. Kaya dito rin po tayo kukuha. Sabi po dyan, dito sa mundong ito, kailangan po natin mag-interact sa bawat isa. Imposible na walang interaction o pagsasama. So kailangan natin makuha ang value kung paano panatiliin na maganda ang pagsasama sa bawat isa. Okay lang ba sa inyo? Ganito ang ating pag-uusapan. Masyado ito tayo spiritual eh, no? So pag-usapan naman natin, yung katabi mo, ikaw at ang katabi mo, kamusta na kayo? Kamusta ang friendship? O paano natin ito mapalago? Because without unity, hindi po natin masusurvive ang tinatawag na pagdating ng ating Panginoon. Kailangan po natin sama-sama
balikatan, no? Yan ang pinaka talent ng Pilipino, yung nagbubuhat ng bahay, bayanihan. Kaya yan, i-apply po natin sa ating buhay, spiritual. Okay? In His all-sufficient word, God has provided the wisdom necessary sa ano? Develop good relationship with those around us. Kung i-assess mo yung sarili mo, friend mo ba silang lahat na nandirito? Oh, di ba? Wala naman tayong mga kaaway dito. Lahat po yan ay mahal natin dahil sila ay mga anak ng Diyos. So lahat yan ay kaibigan natin. Amen ba dyan? Amen. Amen. Maraming salamat sa mga kaibigan nyo lahat. Amen pa ron? Ayos. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Kailangan kaibigan natin lahat. No? Develop good relationship with those around us. And the other one, avoid pitfalls that too often destroy good friendship. Ito po yung iwasan natin. Kasi pag nasaktan yung isa, mahirap eh. Ano? Mas mahirap po sa pastor pag ganun, no? Kahit hindi ako involved ako. No, nandun yung emotion, pagpray mo sa Panginoon, no? Na lulungkot ka, kamusta na ba? Ano na kaya kanyang nararamdaman? Ang dami mo iisipin, ang dami mo dapat ipag-pray sa Lord. So, maiiwasan natin ito sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Value of friendship, no? How worth yung friendship na yon? Sila po yung source ng comfort. Kung may kaibigan ka, source po sila ng comfort. In good times and bad times. Sino kumanta nito? Yun, kabisado ni tatay, no? In good times and bad times. Sila po yung kagabay natin. Amen? Source of comfort. Kaya po worth meron pong kaibigan. Hallelujah! Kaya i-treasure po natin kung sino po yung mga kaibigan natin. Because in good times and bad times, sabi sa Proverbs ni Solomon, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Sabi niya, kapag anak daw yan, tutulong lang pag may talagang emergency. Pero sabi ni Solomon, pag may best friend ka, ang pag-ibig niyan all the time. Wow! Sabi ko, totoo ba to? No, kasi mayroon din mga kamag-anak na love talaga yung ano eh, no? Siguro sa karanasan niya, nakikita niya, siguro may best friend ito si Solomon na talaga kung saan tinresyo niya at nagkaroon siya ng magandang relasyon dun sa tao ito na masasabi niya, in good times and bad times, ito yung nalalapitan niya. Especially sa atin na malalayo talaga. No? Siguro dito sa atin masasabi natin, totoo, it will exist dahil malayo ang mga kamag-anak natin. All we have here is a real friend, ang brother natin at ang sister natin sa atin, Panginoon. Ano pang sinabi niya dyan? Sa 18, a man who has friends must himself be friendly, but there is a friend who sticks closer than a brother. Talagang tinuloy-tuloy niyo. Hallelujah! Pag ikaw daw may friend, kailangan friendly ka rin. Pero napatunayan niya na kung merong friendship, parang more than a brother pa. Hallelujah! Dali nga, sabi ko kaya, habang pinag-aaralan ko to, lalo ko kayong iti-treasure, lalo ko kayong iba-value, lalo may worth ang buhay niyo bilang kaibigan para po sa akin. Ano pong sabi niya? Source of good counsel. Bakit? Sabi niya dyan, counsel that can delight the heart. Pagkaibigang tunay, ang mga sinasabi sa iyo ay positive. Hallelujah! Hindi siya nagdadala ng bagyong indong. Hallelujah! Napag sinabihan kayo, ang bigat-bigat naman yung sinabi mo. No? Kasi friend kita eh. Walang ganun, sabi ni Solomon. Pag friend mo yan, nakaka-delight ng puso. Ibig sabihin, once na sinabi niya sa iyo, paglabas mo, grabe yung ngiti mo hanggang dito. Hallelujah! Dahil yung puso mo ay nagagalak doon sa mga sinasabi na. Proverbs 27, the sweet smell of incense, yun nga po, can make feel good, but true friendship is better still. Ito yung mga kaibigan na kung saan hindi po heart attack ang dinadala. Kung hindi heart na malusog, na lalo mong mahalin ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Dahil yung kaibigan po natin ay mga Kristiyano. True friendship is a gift of God, and a person who has true friend should count him as such. Kung meron ka daw kaibigan na tinatawag, treasure mo daw siya. Hallelujah! Dahil sila ay mag-gift ng Diyos para sa atin. Amen pa ron?
Alam niyo, may naisip ka na bang kaibigan mo? Nakakatuwa dito eh, no? Dahil may pinapasulat yata si Sister Dory kung sino mga kaibigan. Yung isang umaasa na kaibigan niya, isusulat siya doon na kaibigan. Nagtaka siya, oh. Sabi niya, kala mo ba ako yung friend mo? Sabi niya, hindi si Pastor. So nakakatuwa naman, ano, na tinuturing niya akong kaibigan. So i-treasure po natin dahil gift yan na galing sa ating Panginoon. Ano pa po? Sabi niya, value of counsel in general is unseen. Tulad po ng Proverbs 11, sinabi ni Solomon dyan, where there is no counsel, the people fail or fall. But in multitude of counselors, there is safety. Totoo po ito. Ito yung mga kaibigan na totoo na magsasabi, oh Brad, mukhang hindi na yan tama ang ginagawa. Totoong kaibigan yon. Pero kung sinusulat ka pa, naku, Brad, kulang pa yan. Sige, tuloy mo lang yan hanggang sa matigo ka. No, hindi mga kaibigan yan. Ang tunay ng mga kaibigan, yung meron pong magandang pag-counsel. Lagi ka nalalagay sa safety. Lagi ka nalalagay sa maayos na kalagayan. Sabi niya dyan, kung wala pong counsel, marami pong nahuhulog sa patigo. So kailangan po natin ng kaibigan na siya pong mag-aalalay po sa atin. Amen po ba tayo doon? Agree po ba tayo magkaroon ng kaibigan? Amen. Ano pang sabi niya dyan? A friend who offers comfort and can be trusted to provide good counsel is certainly a blessing. Sila po yung blessing na bigay ng Lord sa atin. But we must choose our friends carefully. Hallelujah! Okay? Sabi niya, piliin mo raw ng maayos ang mga kaibigan. Hallelujah. May nakikita ko na mga tao, pag hindi kanila gusto, yan, friend kanila sa Facebook. Simple and friend. Hindi kanila type. No? So namimili pala sila ng mga kaibigan. Ganun din tayo. No? We can pour out ourselves to them if quote-unquote trusted. Kasi hindi po tinatawag natin, hindi po laro-laro pag pinag-usapan ng buhay mo. Hallelujah! So kailangan yun, talagang kilala mo siyang kaibigan. He can be trusted, or she can be trusted, bago mo yung i-pour out ang iyong sarili. Hindi naman bawat isa, no? Pagsasabi mo yung buhay mo. Ako, paglabas mo dyan sa Pasir Ris, kilala ka nila. Hallelujah! Kaya piliin din ang mga tunay na kaibigan. Proverbs 12:26, ano sabi niya? The righteous should choose his friends carefully. Siguro nakaranas na rin si Solomon na nung nasabihan niya hindi okay. Kaya sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, piliin mo maayos na kaibigan. Yung kaibigan na hindi magdadala sa'yo o maglalayo sa'yo sa Panginoon. Ngunit, yung maglalapit lalo sa'yo sa Panginoon. Amen po ba ron? Palakpakan po muna natin ng Lord. Choice of friends. Friends na ayaw mo. Yun din na to ha. Ano itong mga kaibigan? Of course, ayaw mo na chismoso, chismosa. No, hindi lang chismosa, chismoso. Naku, sa airline, pag nakagawa ka lang ng konti, buong base nakakaalam. Lalaki nandun. Ay, totoo. Minsan, nandun ako sa base sa SIA, no? Konting rumors lang. Lahat na nakakaalam. Pero lalaki nandun, hindi naman babae. So marami na palang chismoso. Hindi lang chismosa. So sabi niya, ayaw na ayaw daw, huwag mo rin talagang ituring best friend pag meron pong gossiper. Hindi po maganda yon. May mga reason po behind si Solomon dyan mamaya. Sabi niya dyan, a gossip goes around telling secrets, so don't hang around with chatterers. Grabe pa yung kanyang advice. Huwag ka rin mag-hang out sa mga chismosa. Kasi grado, ikukwento ka niya. Alam niya na, narinig ko yung isang kwento, tatlong pastor, no? Tatlong pastor na trap sa island. So meron pong genie, kwento lang naman ito kayo, may genie. May genie na, pwede kang mag-wish. So, yung isang pastor, nag-wish na makabalik. Yung isa naman, umaman pagbalik. Tapos yung isa naman sana, sabi niya, ang wish ko lang na hindi ko may kwento yung mga kwento ng pastor na ito. Kwento na wala sa kanya. Parang niya, so, sabi ni Solomon,
ito yung mga tao na hindi mo dapat talagang i-hang out, no? Kasi sigurado ma-introvert ka, mga chatterers ang tao niya dyan. Short temper, lagi na yung mainit ang ulo. Sabi ni Solomon, don't befriend angry people or associate with hot-tempered people or you will learn to be like them and endanger your soul. Eh, syempre naman kung laging naiinit ang ulo, basang gulero, hindi lagi kayong may away, no? Eh, di kawawa ka naman, nai-endanger yung soul mo. So, itong mga tao na ito, sabi ni Solomon, iwas-iwasan natin. Pero itong sinasabi ko, kasi may mga katanungan din dyan, eh, paano natin sila madadala sa Panginoon? O pwede naman, you pray and ask God that you will be strong. Pero hindi sinasabi doon na best friend mo siya. Sisira mo siya ng word of God. But you must prepare yourself. Kasi sigurado, dadaling ka rin niya sa gusto niyang mga lugar. So, very careful ang tinatawag dyan. No? Kung gusto niyong share ng word of God. Pero sinasabi dito kasi, mga best friends to eh. Mga friends na kung saan, very reliable. At kung sa trouble ng buhay, pwede mo malapitan. Pero sila, hindi sila counted dyan. Sabi dyan, those given to drunkenness and gluttony. Sa anong napag-usapan namin ito kagabi, sabi ko, pwede rin pala yung drunkenness mapo-fall under gluttony. Kasi nung binasa ko doon sa internet, no, hindi lang pala gluttony in the terms of eating. Ang gluttony na tinatawag, hindi pag may party tayo, di ba mga mukhang glutton tayo? Di ba? Pag may mga barbecue tayo, parang 10 taon tayo hindi nakakain. Kasi enjoy tayo sa blessing eh. Hindi po tawag doon gluttony. Ang gluttony ay galing ka na doon sa party sa barbecue. Pagpunta mo po sa Pasir Ris, drive dyan sa mga fast food, bumili ka ulit dahil hindi ka pa satisfied. Inuubos mo yung pera mo sa kakain ng kakakain, pero busog ka naman. Yun ang gluttony. Hallelujah. Pero pag kumain po tayo, ano yan? Happy, happy day. Kasi doon ka lang naman talaga tumodo. Hallelujah. Pag busog ka, busog ka. Ang gluttony, yung naglulus tayo ng pera, na parang walang kabusugan. Yun yung gluttony. At ito naman ang drunkenness, glutton din yan. Walang humpay na pag-inom. Glutton din ang tawag dyan. May marami pa tayong natutunan? Okay. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Those given to rebellion. Hallelujah. Noong nasa Philippine Airlines pa ako, number one po ako pagdating sa strike. Sumasama po ako kay Kuya Jess, kasi si Kuya Jess po yung ano doon, ang steward namin, no? Sa union. So pag nagtimbre na yan, mayan alas 12, labas tayo, nakaprepare na ako. Pero training pa lang ako noon, rebelde na ako. Hallelujah, nung nabasa ko ito, that you must submit your authority, sabi ko po kung hindi rin maganda pala yung ginawa ko noon. Kasi hindi ko alam ang word of God. Kasi sabi dyan, fear the Lord and the King, sabi ni Solomon, my son, and do not join with rebellious officials. Ibig sabihin, yung mga may authority na, under sila, nag-strike. So ito yung sinasabi niya, for those two will send sudden destruction on them, and who knows what calamities they may bring. Totoo yun eh. Kasi nung sumama ako, di ba nagsara ang pal, kinabahan din ako doon ah. Alam mo eh, paano ko mapapakain yung family ko? Kaya pala ni Lucio tayo sara. At hindi ka nagsasubmit sa authority. Sila yung may-ari eh. So dapat mag-submit ka. Hallelujah. Ito, sample. Sa Roma, sabi naman ni Paul, let everyone be subject to governing authorities, for there is no authority except that which God has established. Ibig sabihin, kung si Erap ang naging presidente ng Pilipinas, ang mga matatalino na nagsasabi na under sila ng Erap, they should follow Erap. Dahil si Erap ay inalaw ng Lord, gusto ng tao eh. Then God allowed him to sit on the throne as president. Inalaw ng Panginoon. Ayun o. So lahat ng mga matatalinong under ni Erap dapat sumunod kay Erap. Same manager nung din. If you are under inside the company, kailangan sumunod ka. Kung may gusto kang iparating, parating mo ng maayos. Hallelujah. Kung mayroong mga discrepancy ka nakikita, kung hindi maganda sa sahod, parating mo ng maayos sa kanila para mapag-usapan. Pero to rebel against them, especially sa Singapore, you cannot do it. Hallelujah. Especially sa word of God na nakasulat yan. So, pag may mga taong mga rebellious, sabi niya, we don't want them to be our best friends. Mga sinungaling, liars,
those untrustworthy and those inconsiderate. Ano sabi ni Solomon dyan? Telling lies about friend is like attacking them with gloves and sword and sharp arrows. Siya rin siguro biktima eh. No? Na hindi naging totoo sa kanya yung kaibigan niya. Ang kanya dyan, no? Parang talagang in-stab siya. Yun yung nilagay niya dyan, no? And sabi niya dyan, a friend you can trust in times of trouble is like having a toothache. Grabe, ano? Masakit yata, ano lang? Nakaranas naman kayong sumakit ang ipin niyo? Siguro yung ibang magaganda yung ipin, hindi nakaranas. Hallelujah! So masakit yun, ano? So sabi niya, kung may mga ganitong klaseng tao, liars, untrustworthy, inconsiderate, sabi niya, kumakanta raw habang nagluluksa. Kung may problema yung isa. No, kung may problema yung kaibigan mo, kinakantaan mo pa, you know I'm God, I'm a, no? And don't, you know I'm dead. Yan pong kinakanta mo, paano naman ma-uplift yung spirit nila? Hallelujah. Kaya sabi nga niya ni Solomon din sa Ecclesiastes, there are times for everything. Time to mourn, and time to weep, and time to be happy, and time to be glad. Lahat ng bagay ay meron po kanya-kanya lugar. So sabi niya, pag liars daw, untrustworthy, inconsiderate yung mga taong to, ito yung mga ayawan mo. Friends, you do not want. Sabi ko dyan, those given to violence. Wala naman siguro dito may kaibigan na violente, lagi nagbabasag, no? Pag nagagalit, nagbabasag na ng bote. Sabi niya, don't be tempted by sinners or listen what they say. Come on, let's gun up and kill somebody just for fun. Ini-imagine ko nga eh, how he described things na ganito po ka, talagang ka, parang yun yung mahimay. At alam na alam niya ang mga buhay ng gangster. Hallelujah! No, the wisdom that comes from the Lord. Eh, pag sinulat mo ito, kailangan doon ka sa mga gangster muna, pag-aralan mo sila eh. Kasi ito yung sinasabi niya, oh. They're well and healthy now, but we'll finish them off once and for all. We'll take their valuables na nakawin natin, fill our homes with stolen goods. If you join our gang, you'll get your share. But don't follow anyone like that or do what they do. They are in big hurry to commit some crime, perhaps even murder. So yun ang ayaw mga tao violent. They are like a bird that sees the bait but ignores the trap. They gum up to murder someone, but they are the victims. The wealth you get from crime robs you of your life. Totoo rin, ano? Hallelujah, sabi ko, grabe ang wisdom ni Solomon pagdating sa mga ganitong bagay. Friends, you do want. Sino sila? Those who display wisdom themselves. Sabi ni Solomon, wise friends make you wise. Totoo ito. Pero may kasabihan eh, no? Tell me who you are. No, tell me who your friends are. And I will tell you who you are. Kung lagi ka nag-gum up sa gangster, ang tawag sa'yo gangster. Diba? Pero kung lagi ka nasa kay brother or sister, ang tawag sa'yo, praise the Lord. Diba yun ang tawag ng mga tao? Mga praise the Lord dyan eh. Kasi, kung po kayo minsan. So, every sabi ni Solomon, wise friends make you wise. But, you hurt yourself by going around with some fools. So kung sino po yung sasamahan natin, pipiliin natin. Especially yung mga friends natin na nandirito, kapwa Kristiyano, yun ang magandang samahan. Kasi mas maraming wisdom that will comes from God na matuturan po natin sa kanila. 15:33, showing respect to the Lord will make you wise and being humble will bring honor to you. Respect daw sa ating Panginoon. Hallelujah! Pag nag-worship tayo, we should worship with all our heart, with all our might, with all our soul. No? Hindi tayo pumunta rito na para panuorin po ang ating kapwa na nag-worship. No, we come here also to worship the Lord. It's an individual thing. Kailangan po natin purihin ang Lord. So, let's just show respect. Pag ang mga tao meron pong respect sa Panginoon, at yung maganda kaibigan, for sure, malalago po sila. Makikita mo sila lagi na nandyan po nakasuporta. Lagi po nasa gawain. Eh, iniisip ko nga yung mga workers natin eh. Hallelujah. Pag Monday, may BSF. Tuesday, may Bethany. No? Thursday, may practice. Friday, may VIP. Sabado, may Samaria. Sunday, may worship. Wala na yung sa kanila oh. Hallelujah. Ganun sila pa faithful sa Panginoon. Amen?
Ano yung palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanilang maraming salamat sa mga worship team natin dito. Hindi basta-basta po ang mag-practice. Hallelujah. Talagang pag-ibig lang para sa Panginoon. Iyan po yung maganda kay bigayin yung mga tao. Ganyan. For their teaching and counsel will help lead you in the right way. Sabi sa Proverbs 13, sensible instruction, yung may mga kabuluhang sinasabi, is a life-giving fountain that helps you escape all deadly traps. Hallelujah. Makikita mo na kagad yun. Pag nagsalita yun na may kasamang word of God, may wisdom yun. Ang tao yun. Hallelujah. May binibitawan siya sa iyong mga word of God na kung saan malilift up ka, yun ang magandang samahan. At sabi Solomon, yan din po yung magandang kaibigan. Yung mga may kabuluhang sinasabi. Hindi po yung marami sinasabi, wala namang kabuluhan. Hallelujah. No? Meron po akong kaibigan. Sa umaga, nagdadala po ako ng pagkain. No? May pagkain na pinapapaunan ako ni Lourdes. No? So sa umaga, hinahain ko yun. Lagi siya kasama po sa aking pagkain. So, nakaka-breakfast po kami. Tapos pagdating sasabihin, ang dala ko, kunyari, corned beef, no? At saka sinangag. Pagdating dun, DJ, corned beef ba to? Sabi ko, hindi. Lugaw yan. Sinangag ba to? Hindi ka po. Ano yan? French bread. No? Mga, hindi ko alam kung ano eh. Paulit-ulit yun sa umagang ganun, no? Na minsan, medyo nakatulilig na sa, ano, pag nagdala ka ng, kunyari, ham. Tatanungin din kung ham. Ham ba to? Sabi ko, hindi, itlog yan. Mga minsan, masasabi mo, parang wala nang kabuluhan, no? Lagi ko sinasabi, kumain ka na lang, no? Kainin mo na lang yan. Minsan, ano to? Sinangag ba to? Hindi, lugang yan. No? Minsan, wala nang, basta may mga sabi lang, minsan, kailangan may kabuluhan. May sense yung mga sinasabi para maganda ang pag-uusapan. Amen? Kaya po, pag makikita mo, no, maganda talaga pagkausap mo yung may sense, kahit yung mga simple lang mga bagay, no, totoo, makikita mo. Ako mismo ng pastor, napapalakas. So, kailangan po natin sensible ang mga instruction. The wrong kind of friends can be corrupting influence. Sabi ni Paul, don't fool yourselves. Bad friends will destroy you. Simple lang sinabi ni Paul, no? Huwag mo narulukuhin yung sarili mo. No? Pag nag-chismis yan, chismosa yan sigurado. Pag nag-chismis yan, chismoso yan sigurado. Hallelujah! Ganun lang yun. Sabi niya, huwag mo lukuhin yung sarili mo. Ang mga hindi magandang kaibigan will destroy you. Of course, pag alam ng tao na chismoso, yung best friend mo, ay din tao sa'yo ganun din. Hallelujah! No? Sasabihin ng mga tao, siguro chismosa rin yan. Siguro chismoso rin yan. But if you want to win them sa ating Panginoon, prepare yourself. Kailangan equipped ka, covered ka by the blood of Christ, at lagi mo siyang pinag-pray para makapag-penetrate ang word of God sa kanila. But a friend who is good and wise is one you want to hold on to avoid losing good friends. Ito po yung ating gagawin. Maintaining friendship, things which disrupt friendship. Ano-ano mga ito? Reminding them of the past. Pagkaibigan nyo, please, patahimikin nyo naman sila. Especially kung nagbago na talaga sila. Sabi ni Solomon dyan, you will keep your friends if you forgive them. But you will lose your friends if you keep talking about what they did wrong. Hallelujah. Paalala mo pa, ano, parang yung sugat na lalagay mo pa ng suka. Pero naalala mo yung kahapon, yung ginawa mo, buhuling mali yun. Patawarin na natin. Once we forgive, and let them go. Amen? Mahalin po natin sila. So, para hindi ma-disrupt ang ating friendship. Ano pa po? Getting into senseless arguments. Nagtatalo. Dati nung bago po kami, kasi matagal na po si Mrs., Bible lang po. Nagba-Bible study kami dalawa, nag-argue pa kami. Hallelujah, kasi ang taas ng pride ko noon. No? Dahil ang feeling ko, parang minamaliit ako pag tinuturuan ako. Lalaki ako eh. Pero kung isipin mo naman, no, siguro iniisip mo, lalaki ka na, konti lang naman talaga mo sa Bible. Patay mo makinig. Hallelujah. Senseless arguments. Word of God pa, nag-argue pa. No, iwasan natin yun.
ang salita ng ating Panginoon ay para sa bawat isa upang lumago po tayo. Pag meron na pong argument, sabi, oh, mukhang nililigaw lang po tayo. Doon lang po tayo sa dapat natin itakot. Iba naman po yung nagdi-discuss sa argue. Diba? Pag nagdi-discuss, tinatanggap mo yung paliwanag niya, tinatanggap niya yung paliwanag mo. Nagdi-discuss kayo. Pero yung dalawa, hindi tinatanggap yung paliwanag. Gusto mong igiit yung paliwanag mo. Gusto rin. Arguments yun. Hallelujah. Walang mapupuntahan. Mabuti yun. Amen po ba? Palagpakan po muna natin ang Panginoon. Overstaying your welcome. Okay. Iba rin po yung lagi kitang tinatawagan na pumunta sa bahay. Iba po yun. Dahil gusto kita makasama. Kaya lagi kitang in-SMS, pwede ka ba pumunta sa bahay? Doon ka na kumain, doon ka na matulog. Gusto ka nung may-ari ng bahay. Pero kung ito, hindi ka naman tinatawagan, lagi ka doon, doon ka na nangalian, doon ka na nag-almusag, kinabukasan, nandoon ka na naman nag-almusag. Pwede ba magkape? Pwede ba magpandesal? Sabi, pagsasawaan ka raw, pag ganun yung ugali mo, sabi ni Solomon. Iwasan daw overstaying. Hallelujah. Parang inaano na po natin yung pag-welcome nila. No? Ang maganda doon, text muna natin sila. Ano, pwede ba mag-breakfast dyan? O, sumagot naman siya, Pastor, okay. Pwede ba ako ulit mag-breakfast dyan? Huwag daw natin gawin yun, sabi ni Solomon. Kasi makakasira ko ng pagiging magkaibigan. Ang talino talaga ni Sir. Ano pa yon? Meddling in affairs that not yours. Yung mga sausaw suka, no? Yung nag-uusap, hindi na alam kung anong pinag-usapan, bigla na lang, sabi sa'yo, tama to eh. No, hindi mo naman alam kung pinag-usapan ako. Nakaka-disrupt po ng friendship. Ano sabi ni Solomon dyan? It's better to take hold along the battle. Grabe! Pitbull! Hawakan mo rito. May konsekwensyo pag ginawa ka na. Maaring kagating ka, hindi ka nabitawan kasi once na nakakagat yung pitbull, wala na yan. Not unless patayin mo siya. Pero sabi niya, mas mabuti pa rin ganun na gagawin mo eh. Kesa magsaw-saw-suka ka sa mga usapan. Galing ano? Grabe yung wisdom. Sabi niya dyan, makakasira ko ng pagiging pagkaibigan. Playing bad jokes. No? Sa mga Kristiyano, wala na pong green jokes na tinatawag. Lahat po yung jokes. O kaya double meaning ng mga jokes. Hallelujah, iwasan po natin. Especially kung yung mga Kristiyano very sensitive. No? Talagang huwag po mag-jokes na mga bad. Hindi po bagay sa atin. Kasi ang lips natin meant for worship eh. Hindi po ito meant for bad jokes. At ito rin laging pinagpipray natin, binubukas natin sa Panginoon. Tapos ito rin yung bad jokes. Mukhang hindi na yata natin alam kung segregation ang tama at mali. So sabi, iwasan po mag-bad jokes. Being a tale bearer. O pala sumbong. Alam mo ba, Brad, si Pastor, tingnan mo maigi ang kanyang bigote. Puro puti. No, tagatawid ng kwento. No? Hallelujah. No? Tingnan mo, Brad, mga puti na mga buhok noon. Balita ka, nagtitina. Malika, no? Malika. Hindi ako nagtina ng isang buwan. Hallelujah. No, palasumbong. Dapat ang isang Kristiyano, isang kaibigan, no, hindi ganun ang ugali para hindi magsarap. Sabi po ni Solomon, where there is no fuel, fire goes out. Where there is no gossip, arguments come to an end. Kung wala pong taga-sulsol, kung mga taga-hatid balita, no? Wala po dapat argument. So iwasan po natin ito dahil makakadisarap po ng ating pagiging magkaibigan. Contentious, palaaway. Hallelujah, di maawat. No? Konti na lang, no? Nagtumataas na kagad yung dugo, nag-high blood. Sabi ni Solomon, tawag niyo dyan troublemakers. No, start trouble just as sparks and fuel starts a fire. Alam mo, may mga Kristiyanong mabong palaaway. Hindi pa ako nakasalubong ng mga Kristiyanong palaaway. Alam ko ang mga Kristiyano ay binago na ng Panginoon. Minsan bumabangon yung dating tayo, pero they are controlled by the Holy Spirit. If we let Holy Spirit control us, ganun po yun. Pag ginayang mo ba ng Espiritu na kontrolin ka, makukontrol. Pero kung kinukontrol ka na, out of control ka, ayaw mo magpakontrol, doon lang po yun lumalabas. Pero mostly wala naman pong mga palaaway ng mga Kristiyano. Lahat po sila ay peacemaker. So iwasan po natin ito para hindi ma-disrupt ang friendship. Engaging in insincere flattery. Yung mga salitang magaganda ngunit walang laman actually. It's
not come from the heart. Binubola ka lang niya. Ayan po, iwasan po natin ito. He who praises his neighbor with a loud voice early in the morning will talk of saying bad things against him. Especially yung parang umuoo na hindi siya agree talaga. Para ka lang mapasaya. Flattering words yun. Hallelujah. No? Hindi kaya sabihin yung katotohanan. Hallelujah. Ang tawag dito mambubola. No? Iwasan daw yun. Kasi nakakasira ng pagiging magkaibigan. Napakatalino talaga ni Solomon. Sometimes we get offended or we offended our friends. And winning their confidence is not that easy. Totoo to. Para ka lang nagpako. Diba? Nang dingding. Pag binunot mo na yung pako dahil mali pala yung sentro, wala na. Ano magagawa mo? Butas na. It takes years and years para mahilom yung sugat. Sabi dyan, making up with friends you have offended is harder than breaking through a city hall. Naranasan niya rin siguro ma-hurt. Amen ba? Kaya iwasan po natin ma-hurt ng kaibigan. Hallelujah! Think 100 times bago kang magbitaw ng salita. At itong advice ko, pag mainit ang ulo mo, huwag kang magsalita. Kasi hindi mo alam kung ano sasabihin mo pag mainit ang ulo mo. Palipasin mo ng pinagbukasan para ma-refresh ka, ma-calm down ka. At sigurado masasabi mo, puro na po mga ganyan battles. Amen po ba ron? Okay, palapakalong po natin natin sa ano. Ano rin to ah? No? Pwede rin natin itong gawin sa mga mag-asawa, yung ating mga napapag-usapan. Marami tayong makukuha. Maintaining friendship, solving problems with our friends. Tulad na, make sure that you are at peace with the Lord. Unang-una, kailangan okay ka sa Panginoon. Sabi po ni Solomon, we please the Lord, even our enemies, make friends with us. Kaya pala may peace yung bansa eh. Ito yung sikreto niya. At peace siya sa Panginoon. Totoo rin to. Especially pag wala kang lakas na sabihin, lumuhod ka sa Panginoon. Ibigyan ka ng Lord ng wisdom kung paano masabi. Hallelujah! Para hindi po ma-hurt ang feelings, para okay pa rin magkaibigan. Make sure that you are at peace with the Lord. Be slow to anger. Solving problems with our friends, kailangan slow to anger. Kabisado-kabisado na natin to. Losing your temper causes a lot of trouble, but staying calm settles argument. Hallelujah. Yung parang bang ano, nagkikayos na lahat, pero ikaw, hindi ka apektado. Naranasan nyo na ba yan sa trabaho? Hallelujah. Pag yung boss mo ipanik na, walang maipoproduce, tapos pagharap niya sa'yo, nakakalmanti siya, kasi parang hindi mo alam na may problema pala. Tapos sasabihan mo siya na, talong po yung gagawin natin. No? Kailangan merong kapayapaan. Slow to anger, ang sinasabi ni Solomon. James 1, kahit si James, my dear friends, you should be quick to listen and slow to speak or to get angry. If you are angry, you cannot do anything of the good things that God wants done. Totoo ito. So kailangan, slow lang, mga kapatid. Be slow to respond. Ang mahirap, hindi mo pa narinig ang kanyang sinasabi, meron ka na kagad respond. Ibubuka niya pala yung bibig niya, sasabihin mo na, kasi Brad, ganito yan. Ha? Ano mo nakukulod? Wala pa naman siyang sinasabi. No? Mga talagang sobrang bilis. Sabi niya ni Solomon, it's stupid and embarrassing to give an answer before you listen. At makikita mo ang tao na matatalino, they are good listener. Ang eye contact hindi nawawala sa'yo. Hallelujah. May isa po tayong kapatid dito, nagalit po sa isa. Kasi kinakausap niya, nanonood ng TV. Pero sumasagot. Eh, nakaganon siya sa tao. Tapos sumasagot mo, hindi nakatingin sa kanya. Pag mga ganon, no, medyo hindi maganda. Kailangan, i-eye contact mo. Ano bang kailangan, kapatid? Hallelujah. Kailangan mo na matatalino kasi magaling makinig yun eh. Totoo yun. No? Talagang papakinggan ka niya kung ano yung sinasabi mo. Tsaka pag nagsalita yan, nakakatay to ay contact din sa'yo. So kailangan, medyo hinahinay, makinig ka muna kung anong problema, ano yung sinasabi, bago ka magsalita, bago ka magpunod. Baka naman hindi yun
ganun ang ibig-isip mo doon sa kanyang problema. Amen ba? Avoid quarreling. No, kailangan iwasan po natin. It makes you look good when you avoid a fight. Only fools love to quarrel. Galing ano? Ang lagi daw ang nag-aaway, sabi ni Solomon, mga walang ano yan. No? Wala nang panindigan sa buhay, gusto na lagi aaway. So, hindi po ano to, makakasolve ng problema ng magkaibigan. Speak gently. Hallelujah! A kind answer suits angry feelings, but harsh words tear them up. Totoo rin to, kahit sa mga asawa, no? Kung ang respond mo malumanay, hindi na rin magagawa mag-respond ng malakas dahil malumanay na yung sagot. Hallelujah, ganun din po yun sa mga magkaibigan. No? Kahit minsan, alam mo kasi, hindi naman tayo pare-pareho ng kinalakihan, hindi tayo pare-pareho ng education, hindi tayo pare-pareho ng character. So minsan may mga time na talaga makikita mo na nagagalit. But yet, kung ang response mo slow at maganda, sabi ni Solomon, it soothes the angry feelings na sa subside, na kukul daw yung damdamin. Amen ba? Dami natin natutunan dito kay Solomon. Speak briefly, no? Especially pag na-request kayong mag-pray, no? Kailangan tingnan nyo kung anong sitwasyon. Baka naman ikaw na lang inantay, kakain na sila. Tapos isang oras ka nag-pray, sigurado ko kapatid, sa sunod di ka na ilang pag-pray. Wala nang magre-request sa'yo, ikaw ulit mag-pray. Bakit? Ginuto mo kami kung ikaw nag-pray eh. Hallelujah! Nasa panahon, nasa tamang time, lahat yung nasa tama. Kaya pag sinabi sa'yo, lalo na pag nagbulong sa'yo, 3 seconds ka lang. 3 seconds ka lang dapat. Hallelujah! Pag-aralan natin yung speak briefly, kasi sobrang haba, minsan wala na pong naiintindihan. Hallelujah! Especially yung madakdak talaga, no? Tapos papagalitan ka pag hindi mo na nakuha lahat ng sinabi. Ako ang upang sinabi ko? Dami mo na, sabi na dami. Hallelujah! Kaya briefly lang, sabi ni Solomon, you will say the wrong thing if you talk too much. So be sensible and watch what you say. Mga kapatid, lalo na po pag in-invite kayo sa isang mga gawain and gusto mong mag-share ng Word of God, isang advice lang po, huwag mong ilimit ang Panginoon. If you say, you pray. Bakit? God works in prayer. Hallelujah. Sa mga binabanggit mong salita, ang banal ng Espiritu nagtatrabaho. Lagi niyong tandaan yun because what they say and what they request, kailangan, yun ang gagawin natin kasi yun ang yung request eh. Hallelujah. Be sensible sa mga ganong bagay. Okay? Kailangan sensitive tayo doon. Pag sinabi, huwag mong ilimit ang Lord. Kasi sasabihin mo, ang Word of God lang ang dapat mano kasi makapag no, ang prayer mo, it works powerfully. Same with the Word na gusto mo sana share. Don't limit God. Hallelujah. God works in many ways. Amen ba yun? Tandaan nyo yun lagi kasi sa sunod, di na po kayo i-invite. Di na po kayo i-invitahan ulit. Be quick to show love. Ito yung maganda. Kailangan quick tayo magpahayag ng ating pag-ibig sa kanila. Hatred stirs up trouble. Love overlooks the wrongs that others do. Mabilis magmahal. Ibig sabihin nun, mabilis nilang magpawi ang sama ng loob. Because dahil mabilis kang magmahal. Kung ganito ang ating karakter lahat, mabilis tayo magmahal, nasaan ang lugar ng hatred? Wala. Wala siyang lugar. Dahil nangingibabo sa ating puso ay puro pag-ibig. Makakaasa ba ang Lord sa atin? Amen. Papalapakan po natin ang Lord. But if Mrs. Henry, rebuke rather than flatter. Sa pagsabihan mo na lang daw kaysa bubulabulahin mo pa. He who speaks strong words to a man will later find more favor than he who gives false respect with his tongue. No? Sabi mo lang yung katotohanan. And sometimes the truth really hurts. That's why I tell you must pray before you say that word. Kasi pag maanghang, which is katotohanan naman, kailangan mo ng backup ng ating Panginoon upang matanggap niya ang sasabihin mo. Hallelujah! Sabi naman ni Solomon, it's better rather than bulang-bulahin mo lang siya. Beloved, let us then treasure the true friends that God has given us. Let us then seek our true companions in the family of Christ as brothers and sisters and as friends. Let us help one another above all in serving our Lord.
Ang conclusion po natin, properly applying the wisdom of God found in His Word can assure that we enjoy blessing of good friends in this life. We can look forward to enjoying these dear friends in life eternally. Ano pa po? Rather than depend upon trial and error, sabi niya, to learn how to win friends and influence people, let God's Word be your dear friends in life eternally. Ano pa po? Rather than depend upon trial and error, sabi niya, to learn how to win friends and influence people, let God's Word be your guide. Dahil po ating pinakahalimbawa, but all of the friendship we could possibly develop, none can excel the one who can help with him to truly stick closer than a brother, ang ating pong Panginoon. Siya po yung number one example pag nagmahal bilang kaibigan. Amen po ba doon? Maraming po tayo natutunan. Ito, palakpakan po natin ang mga kapatawag at ang mga spring. Mabuti ang ating Panginoon. Hallelujah!